natututo, hindi nila magagawa ng tama. Ganyan ka-importante, guys, yung pagbubuo ng tiwala tsaka ng relationship. Mapapasunod mo lang ang tao if ikaw ay leading by example. Yan ang matindi po sa networking. Hindi pwedeng puro salita nang wala sa gawa. Ang networking po ang negosyo na merong kinalaman sa integridad. Okay. Malaking bagay ang integridad. So nagigets niyo po. Tama, tama talaga. Ngayon, tanungin mo yung sarili mo. Sinunod mo ba talaga ng tama o konting galaw mo pa lang nagdududa ka na? Tignan niyo po ito, ha? Pagtatanungin kita, gusto mo ba talagang matuto? Kasi ano yun eh, yung tanong po na yan, sobrang lalim yan. Gusto mo ba talagang matuto? Pag sinagot mo ako ng oo, itatanungin kita, ano ang nararamdaman mo pagka yung in-invite mo, in-explainan mo, hindi sumali? Ano nararamdaman? Okay, tignan mo ito, ha. Pagka ikaw ay nadi-disappoint dahil hindi nagtuloy yung presentan mo, meaning, hindi mo pa gustong matuto. Pakinggan niyo ako maigi, ha? Hindi mo pa gustong matuto. Paano mong masasabi na gusto mong matuto? Ganito lang yun. Nag-exert ka ng effort, tinodo mo, tapos hindi sumali. Ang dapat nasasabihin mo sa sarili mo, ganito. Ay, ito pala yung feeling nung in-exert yung effort, tapos hindi sumali. Ah, okay lang. Oo. Tama. Pagka ganun ang mindset mo, gusto mo nang matuto nun. Ah, ito pala yung pakiramdam pag laging umaattend ng training kahit paulit-ulit. Ah, kailangan pala ma-develop yung habit. Yun ang taong gustong matuto. So tignan mo, ha? Matututunan mo ba yan nang hindi ka magdi-develop ng habit? Yes or no? So ibig sabihin, sa negosyo ng networking, required yung habit. Ulitin ko, ah. May mga negosyo na hindi nire-require ang habit. Pero ang negosyo ng networking required ang habit. Tama eh. Nagigets niyo po? Yes. Example. Yes. Example po ito, ha? Sa karinderya, walang kailangan na habang bago sumubo, 1,000,000. Yan, walang ganun sa karinderya. Walang 2,000,000. Ho-ho, walang ganun. Okay? Tapos, sa karinderya, hindi mo kailangan mag-seminar pa ulit-ulit. Kasi karinderya yun, nag-gets mo? Oh, kaso tanungin kita, karinderya ba pinasok mo o networking? Tatanungin kita, yung prospective mo bang downline, kapareho ba siya ng kumakain sa karinderya mo? Anong ibig kong sabihin nun? Yung kumakain sa karinderya mo, hindi mo man kailangan i-training yun. Tama. Yung sumasali sa network mo, kailangan mong i-training yun. Tama. Kaso, paano nyo magagawang ganun yung mga downline nyo kung kayo mismo ayaw nyong maging consistent sa pag-attend ng mga training? At ang matindi nun, kailangan ka pa
pang paalalahanan na mayroong training. Tama, tama. Oh, tapos sasabihin mo sa akin, gusto mong mag-succeed. Oh, question ko ngayon sa'yo, eh, paanong magkakaroon ng habit yung downline mo kung ikaw wala pa yung habit mo? Hindi ka makakapagturo ng isang bagay na wala sa'yo. Kanya ka, kahit maglipat-lipat ka ng networking, kahit anong ganda ng produkto na sinasabi mo sa akin, yung pagkikip ng tao ang hindi mo matututunan kasi hindi na yung produkto ang nagtuturo paanong makip ang tao. Hindi na rin yung produkto ang nagtuturo o nagiging cause para mabago attitude ng tao mo. Hindi rin marketing plan ang nagiging sulisi para mabago attitude ng tao mo. Hindi yung nakabalo na marketing plan ang magbabago ng habit nila. O eh kaso, anong basis nyo lahat sa networking? Yun, pag maganda produkto. Yeah. O di tatanungin kita, bakit ang scam pumuputok? Wala namang produkto. Tama. O, kasi, it's plain and simple. Yung pagne-network ay hanap buhay talaga. Hanggang hindi mo matututunan yung tamang pagne-network, hindi ka talaga makakabyo. Which is true. Tingnan nyo to guys. Okay. Bakit importanteng mag-build ng organization? Okay. Kahit may makikipang magandang produkto, kung wala kang susuplayan, ano sense ng magandang produkto mo? Walang sense. Oh, so bakit produkto tinignan mo? Now, alin ang matagal matutunan? Tignan nyo mahigit to ha. Yung aralin ko yung produkto o yung mag-build ng organization? Alin ang matagal matutunan? Yung arali ng organization. Ang matagal yung mag-build ng organization kasi yun ang susupplyan mo ng produkto. Mas magaling arali ng produkto, uupuan ko lang ng maghapon yun eh. Tapos yun eh. O, kaso tatanungin kita. Diba? Kung ang understanding mo lang sa network ay produkto, at ayaw mong aralin yung tamang pag-handle ng tao. Tignan mo ha, bakit nag-aaway-away sa ilalim? Isipin nyo maigi yan. Simple yung sagot. Kasi hindi buo ang relasyon. O, question. Kung hindi buo ang relasyon, anong evidence nun? Oh, hindi talaga naka-focus dun sa pag-deal ng relationship. Naka-focus kasi dun sa pera. Ano ang mga evidence na naka-focus sa pera? Nasa kabilang side na ng network mo, ililipat mo pa sa kabila. Ano pang evidence na hindi buo ang relasyon? Okay? Oh, yung tipong binubulungan mo pa yung tao, na huwag ka na dyan, dito ka na lang, maaalagaan pa kita. O, nagigets yun na ngayon. Kaya po talagang maraming napoconfuse kasi hindi nila expected na ang importante sa negosyo ng network, tiwala at relasyon. Tandaan niyo pong maigiya na hindi ka makaka-build ng malaking organization na dadaanan ng produkto mo pag hindi mo makuha ang tiwala at hindi mabuo ang relationship. Yun yung dahilan kung bakit hindi pwedeng shortcutin ang pag-network.
Hanggang hindi mo matanggap yan, magluluntag ka lang, paiba-iba ka ng company hanggang sa end, nawawala din lahat ng tao mo, tumatanda ka, mauubos din lahat ng perang kinita mo. Nagigets niyo po? So tignan mo, bakit yung mga tao ko nagko-concentrate? Ba't sila nagfo-focus, especially yung mga second, third generations? Kasi po, sinigurado kong ipina-internalize sa kanila. At nakita nila yung benefit nung buong buo yung relationship nila sa mga cross lines nila. Totoo yan. Totoo yan. Totoo na yun. Nagkakaroon man po ng konting kaguluhan sa doon, pero mabilis na aayos kasi mas marami yung nagpapatotoo o nagpapakita ng ebidensya na pagbuo ang relationship, mas masarap magtrabaho. So yan, so yan. Tamay, tamay. Ako po, mag-review kayo ngayon. Po tayo ng mga schedules. Okay? Importante po na i-plug nyo lang yung mga tao nyo doon. Tignan nyo po ito, ha. Okay? Sinabi ko na po sa inyo na ang ingredient ng pagyaman ay dalawa lang. Sistema tsaka large growing organization. Ang pagki-create ng seminars online at merong mga naka-align na speaker, yun po ay sistema. Huwag mong kakalimutan na laging merong bagong invite. At dahil hindi ka pa nasanay magturo, mas mabilis na iupo mo na lang doon sa seminar yung invite mo. At ang gagawin mo po talaga ganito, kasama kang makinig doon sa seminar. Kasi hindi mo maiiwasan yung pagdating ng panahon, magtuturo ka din. Hindi mo maiiwasan. Hanggang hindi mo tatanggapin yun, hindi lalaki grupo mo. Non-negotiable po yun eh. Kasi nga po, ang pinasok mong negosyo, networking. At sinasabi ko na po sa inyo, wala nang ibang paraan ng pag-network. Pag iniba mo, sasakit ang ulo mo. Okay. Gusto niyo pong malaman ng maigi, malinaw? Tignan mo lang ang group chat niyo. Kung kayo po ay may mga group chat, dito mo malalaman kung yung mga tao niyo ay tama ang mindset o hindi. Una, pag tinignan mo sa loob ng GC, may nagsisisihan, may nagsisingilan, may naghahanap ng butas, may nagsisiraan. Okay, yan po yung ebidensya na hindi tama ang mindset. Parang ganito, gumagawa ka ng sarili mong negosyo. Kung tutusin ang networking mo, negosyo mo yan eh. Tapos para kang may opisina, tapos yung opisina mo ang gulo-gulo. Ganun ba yung gusto mo? Oh, so bakit ganun yung mga tao mo? Meaning, hindi sila na itotono ng tama. Ang tinapairan nila ay mga personal na pananaw nila at personal na interest nila. Hindi nangingibabaw yung masunod. Bale din sa mga coach mo. Next. Mag-observe kayo sa mga GC nyo. Marami dinopost na walang kinalaman sa load pa na business. Para saan yun? Tama. Para saan yun? Diba? Kung ikaw ang upline, huwag ka pumayag na may ganun sa loob ng GC mo. Basura yun. Tama talaga. Nagigets nyo, nag-i-influence kasi kayo ng mga tao na kung ano gawin nila sa loob ng GC. Tapos magtataka pa kayo kung bakit tumitingin yung iba sa ibang opportunity. Yan! Nagigets nyo po? O, ito lang ang kailangan mong ma-realize. Bumabata ka ba o tumatanda ka na? Tumatanda. Sa pagtanda mo ba, may nabibuild ka ba talaga? Yari.
O mag-isip ka, ang tagal-tagal mo na hanggang ngayon di mo pa matutunan kasi nga pinipilit mo yung paniniwala mo. Ito yung logic, ah. Kung yung paniniwala mo tama, sana yumaman ka na. Aragoy! Aragoy! Sakit! Sakit! Oh. Tama talaga. Diretsuhan ko, ganyan ako makipag-usap sa mga tao ko. Kanya na-realize nila. Totoo talaga eh. Totoo yan. Tama yun. Tama yun. Meron po kayong dapat ilagay na standards. Tatanungin ko kayo, pwede ba sa negosyo walang standards? Hindi. Okay. Sasagutin mo kung pwede, di ba? Sasagutin mo ko ng hindi, pero tignan mo yung galaw ng tao. May standards ba? Talaga eh. So binibigyan ko po kayo ng mga pamantaya para this time ayusin nyo na. O at least nakikita mo ngayon, hindi po mahirap ang pagne-network. Tama! Hindi mahirap ang pagne-network. Okay? Kaya lang nahihirapan, hindi pa nai-internalize yung sistema. Totoo yun. Eh, hindi nyo pa nakikita yung advantage ng tamang sistema. Okay, kung pakinggan nyo po ako at i-apply nyo to. Binura ko po sa isip ng mga tao ko yung magaling. Tama, totoo. Ay naku, kung hindi nyo mag-iis yan, bahala kayo. Okay? Delikado po yung salitang magaling. Ang laging bukang bibig namin ang magaling yung sistema. Kasi kung si coach yung magaling, eh dapat pag nawala si coach, hindi na nila magawa. Tama. Tama. Hindi ko po i-a-apply yun ng hindi kailangan. Hindi ko po ituturo yung mga bagay na hindi kailangan. Totoo yun. Mike! Nagigets niyo po. Gumawa po ako ng sistema na masusunod ng mabagal matuto at mabilis matuto. Ay, grabe. Yun po yung totoong ginawa ko. Kung ang iniisip niyo, eh kasi ikaw yan, coach eh. Purahin mo na sa isip mo yun, trust me, yun yung nagpapabagal sa'yo. Yun yung dahilan kung bakit hindi mo nakikita yung dapat mong nakikita. Tama. Kasi ginajudge mo kaagad, eh magaling kasi yan eh. Purahin mo na nga yun. Tama. Nagigits niyo po? Grabe. Kailangan nyo lang sumunod. Yung mga upline, gumawa kayo ng sistema. Tinuturo ko na sa FTS yun eh. Centering, banding, FTS, team building. Di sa centering nyo, gumawa kayo ng isang format na presentation para pag lagi mong nadidinig yun, nagagaya mo yun, laging nadidinig ng kago yun, nagagaya niya yun. O, nagigets nyo? Hindi mo kakayanin ng mag-isa. Pag nag-recruit ng nag-recruit yan, dumadami ng dumadami yung tuturuan. Kanya pag hindi nyo papa-attend ng mga training, hindi nyo yan matuturuan lahat. Totoo yun. Kahit tama. Hindi mo yan matuturuan lahat. Kukulangin ang oras mo. Hindi matuturuan lahat. Kaya ang tinatrabaho ko, okay, magkaroon ka ng mga tao na marunong na magpaintindi ng sistema at bakit ganoon dapat gawin at sundin yung sistema. Pag yan po, sinunod nyo, 100% po makakabuild na kayo ng network. At pag nakabuild na kayo ng network, mababawasan na yung trabaho mo, kikita ka. Pag kumikita ka, hindi ka na mag-iisip na tumingin sa iba pang kumpanya. Tama. See, kaya kayo nasisilaw tumingin kasi obvious hindi kayo kumikita. Yan.
Oh, kaya hindi kayo kumikita, it's pretty obvious hindi kayo nakaka-build ng solid na network. Tama. Tama. Tama, may nag-isip po. Nung nag-FTS, nung nag-FTS po ako sa Bicol, yan, pinanding namin yung sila Aplito. Yan, nandun si Carlo. Inaintindi namin kay Carlo yung system. Nakita nila, simpleng-simple lang talaga paanong ginagawa. Mali lang po kasi yung interpretasyon ng mga tao sa pag-network. So pag yun po, sinagaan yung ulit-ulitin, magiging familiar kayo doon, makakabisado nyo lahat ng dapat na sabihin. Makakagawa kayo ng mga idea na pwede nyong ituro sa mga tao nyo dahil ulit-ulit ka. So ang tanong, magsasucceed ka ba talaga nang hindi ka magfo-focus? Hindi. Hindi. Oh. Pwede ba ang walang business concentration sa networking? Hindi. Hindi ah, kaya sumasagot niya na. Kaya sana po sa mga paghataw niyo, ako po, advice ko sa inyo, talagang please lang, sundin nyo na. Makisama na kayo. Tama. Tama. Sa totoo lang po, ah, ang networking required ang skills. Totoo kaya yun, lang, yun. Kaya lang, may mga slow learner po. Tama. Tama. Nag-gets po? Unawain natin ang dapat nyong magawa. Paano natin magagawa na yung slow learner makasabay? Nagigets nyo po? Tignan nyo po ha, kung ang slow learner sa ginawa mong pamamaraan at sistema nakakasabay, diba, di lalo kang matutuwa kasi yung slow learner nadadalian. O diba, ikaw ang magbe-benefit ng todo-todo noon pag natutunan mo yun. Bakit dapat nyong araling maigi paano mag-build ng organization? So, klaro po ha? So, kung meron po kayong gustong itanong ngayon, pwede po nyo akong tanungin ngayon. Okay? Hmm. Coach, may tanong coach, ako. Coach, may tanong ako, Coach. Si Carlo. Si Carlo. Oh, sige, sige. Carlo, oh, sige. Meron kasi ako meron leader. Kasi akong leader. Meron kasi ako leader. Babae. Babae. Parang, parang, okay, tulang, magandang topic yan. Ganito lang ang sinasabi ko doon is, okay, tanungin mo lang yung downline mo. Okay, importante ba sa'yo yung pangarap mo? Yan. Pag sumagot siya ng oo, ito lang ang tanungin mo sa kanya. Okay. Kaya bang ibigay ng boyfriend mo sa'yo yung pangarap mo? Yan. Sulat mo yan, ha? O, pag sinagot niya ng hindi, sabihin mo sa kanya, eh, paano kang bubuhayin yan pag naging kayo? Diretsong ganon. Tapos siya ka mo paintindi sa kanya. Diba, pag natutunan mo ito, mas matututunan mo kung sino yung taong nababagay sa iyo. Minsan po, ganyan yung dapat na pakikipag-usap sa mga downline nyo para ma-enlighten sila. Tapos tanungin mo lang siya ng ganito. O, sa umpisa lang naman masaya, di ba? O, paano pag na-testbone ka, masaya pa ba o responsibilidad na? Responsibilidad na. O, tanong. Tsaka mo sabihin ngayon sa kanya. O, paano?
paano mo ngayong mafulfill yung gusto mo kung hindi niya kayang i-provide sa iyo yung kailangan? Tama. 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 Tandaan mo yung yun. Pag may mga downline kayo na gano'n, na ang pinipili relasyon, inuuna relasyon, diretsuhin nyo na sila. Okay. Oo. Sabihin mo sa kanila, pag hindi mo inuto, yung sayang inumpisahan nyo, magiging magulo pagdating lang ng mga 2-3 taon. Tapos, turuan mo siyang i-mindset. I-mindset mo siya. Panag ka ba na yung boyfriend mo, puro pera, pero pagdating, puro forma, pero pagdating sa pag-provide, walang kakayanan. O, ganunin mo lang yun. Tama. Tama. In love na yun. Kaya importante talaga sa totoo lang sa mga training, lalo kung merong NDO, sa LMNDO, pinabagsak po yung mga ganyan, bawal po mag-ibig. And, kanya po, sa totoo lang, pag natutunan ng maraming team nyo, yung ganyang klaseng mga pagsakan, may mga marirecruit sila na kaya na nilang i-handle. Nagkagets niyo po? Okay, so... Any question? At ang good mo po, coach. Ah, grabe. Salamat po sa pag-appreciate. Kasi yeah. lagi po ako nakangiti. Yan. Tama. Okay, so... Yun lang po ang tip ko sa inyo, ha. Talagang tiyagain niyo po. Mag-focus lang po kayo. Total naman po, maganda naman yung negosyo natin. Okay, gumagana naman ng tama yung ating serbisyo. So, tuloy-tuloy lang po kayo. Tama, tama. Okay, yayaman na ako kasi mag-focus na ako. Tama talaga yan. Yeah, oh yan. Okay po. Grabe, Okay, so...